pumasok. Huh? Oh, ano pong inaantay mo? De, go, talk to my dear. Dali, go, go, go. Oh, go. Oh, pumasok si Gigi. Hindi niya ako pwedeng makita. Mukhang magandang mood ni Cardo, ha? Hindi ka naman nasaktan kanina. Sabi nila, iniwan ka daw ni Fina. Umingiti ka, Cardo. Nakakangiti. Maganda yung improvement yun, di ba? Nakakangiti siya. Opo, ma'am. Kasi pumiski pa paano, nagagalaw niya na po yung muscles niya sa mukha niya. Eh kasi, ma'am, madalas po siyang kinikwentuhan ni Finin. Mga kung ano-ano mga bagay. Kaya siguro po doon po siya nag-i-improve. Eh, magaan po kasi yung loob niya kay Fina eh. Sige po, ma'am. Labas po muna ako. Sasabog na yung dibdib ko sa nervous dito. Naku! Okay, okay naman ikaw. Slight lang. Alam mo ba, Fina, darating din ang tamang timing, the right timing para magkita at magkausap kayo ng nanay mo. In the meantime, hindi pa ngayon ang tamang time kasi antok na ako eh. Eclipse na ako. Salamat talaga sa pagsama sa akin, Kikay. Wala yun. Alam mo namang, friendsy-friendsy tayo, di ba? Kasi sa totoo lang, ikaw lang talaga yung super close ko. As in, kasi alam mo sa mundo namin, napakaraming naiinggit sa akin. Akalain mo ba naman, di nila talaga matake mga inggiterang frog. Di nila matake dahil ang beauty ko ay very, very fresh, sweet, and natural beauty. Pahihirapan ko talaga siya, Lola. Hanggang sa hindi niya nakaya. At siya na mismo ang bumalik sa akin. Isang sumpa para kay Lindon ang mawala ang isang katulad ko sa buhay niya. Magiging mas mahirap pa siya sa daga. I'll make sure of it. Hoy! Ano ka ba? Kanina pa ako, isplok ng isplok? There you have it ka lang pala. Ah, oh, sige, halika na. O, sige, tala na nga. Halika, please. Huwag kang mag-alala. Dahil may makakatulong na sa atin dyan sa gusto mong mangyari. Sino? Tsaka masasabihin sa'yo.